Hi sa lahat, hindi po ito yung usual na sculpting video. Gusto ko lang pag-usapan yung bagong problem ng YouTube about sa FTC, which pag-uusapan natin later. Dahil po sa bagong problem na ito, maapektuhan yung channel ko at lahat ng mga sculpting or crafting channels dito sa YouTube. Pero bago tayo magsimula, roll muna natin ang intro. Once again, hi sa lahat ng aking mga subscribers. At kung bago pa kayo sa channel ko, please hit nyo lang ang subscribe button and ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong video ko. So, ano ba ang FTC at ang pinapatupad nilang batas na COPPA? FTC means Federal Trade Commission ng US government na nagpro-protect ng mga consumers. So, meron silang ginawang batas na nanag-pro-protect sa mga bata na nag-iedad ng 12 pababa. Ang batas na ito ay nagbabawal na mag-collect ng information or data patungkol sa mga pinapanood ng mga bata online. May it a page, a video, or whatsoever. Ang batas na ito ay tinatawag na Children's Online Privacy Protection Act or COPPA. So, ano ba talaga ang nangyari or ang problem? Napatunayan ng FTC na lumabag ang YouTube sa batas na ito. Sinabi ng YouTube before na ninilimitahan nila ang mga viewers to 13 years old or merong dedicated application like the YouTube Kids na doon lang dapat nanonood yung mga bata 12 and under. Pero hindi yon ang nangyari. Maraming mga concerned groups ang nagreklamo na meron pa rin mga bata na nakakapanood ng mga videos na di dapat sa kanilang edad or pumupunta sila dun sa official na app ng YouTube rather than sa YouTube Kids. So, to make the story short or to make it simple, lahat ng mga bata nito ay nakokolektahan ng data patungkol sa kanilang pinapanood. So, pinapakita ng YouTube ang mga ads or advertisements related sa pinapanood ng mga bata na tinatawag ito as targeted ads. Dahil dito, natalo sa case ang YouTube at nagbayad ng fine o multa na $170 million sa FTC. So, after nakapag-fine ng YouTube, naglabas sila ng video patungkol sa mga darating na changes sa guidelines or rules sa paggawa ng video. Ang dapat na gagawin ay ang pagmarka ng video na made for children or not made for children. Simple lang tignan, di ba? Pero hindi lang dyan nagtatapos. Kasi if ever mamarkahan mo ng made for children ang lahat ng mga videos mo, eto ang mawawala sa channel mo. First is personal advertising. This means na 60 to 90% ng revenue mo from ads ay mawawala. Second, wala ng comments. Ikatlo, wala ng channel branding or watermark yung channel mo. Ikaapat, wala ng donation button. Kalima, wala ng cards and end screens. Ika-anim, wala ng live chat. Ikapito, which is very important din, is wala ng notification bell. Meaning, hindi na ma-i-inform yung mga subscribers mo na nakapag-upload ka na ng video. 8, wala ng super chat. And 9, wala ng save to playlist option. So, paano pa makakabuild ng community ang channel kung tatanggalin nila ang comments, di ba? So, sa sinabi ko, yun nga, 60% to 90% ang bawas ng mga ad revenues na matatanggap mo if mamamarkahan mo na made for children. Malaking aspeto yan sa side ng mga creators na tulad ko. At kung if ever na nagkamali ka sa pagmark ng video mo at napatunayan na ang video mo ay directed to children's, pero minarkahan mo na not made for children,
malalagay sa alanganin ng channel mo at pwede itong masuspend. At aside sa pagsuspend ng channel mo, pwede ring aabot ng $42,000 o mahigit 2 million pesos ang multa or fine na babayaran mo. Pa talaga ang mga guidelines na dapat sundin. Ito ang mga list ng mga perimeters na nilabas ng FTC. First is the subject matter of the video. Yun yung laman ng video mo, kung ano ang ginagawa sa video mo. Second, if children are the intended audience. So sa channel ko, hindi naman yung 12 under yung intended viewers ko. Makikita nyo naman sa statistics na maliit lang yung percentage ng audience ko, ranging from 13 years old to 17, I guess. So hindi talaga made for children yung mga videos ko. Then the third parameter, if it includes child actors or models. So wala, hindi naman ako gumagamit ng mga bata as models or actors sa videos ko. So ikapat, if it includes character, celebrities, or toys that appeal to children. So dito matatarget yung channel ko kasi pwede din maka-appeal sa children yung videos ko kasi related ito sa Mobile Legends or other games. Yung ikalima, if it uses language that is meant for children to understand. So okay tayo dito. Kasi hindi ako gumagamit mostly ng audio. And lastly, if it includes activities that appeal to children. So pwede din tayong matarget dito kasi marami kasing pwedeng maka-appeal sa mga bata, just like ito, 'di ba? Pwedeng mapanood ng mga matatanda, pwede din sa bata. So what is it for me and ang future ng channel ko? Well, as of now, naghihintay pa ako kung ano ang gagawin ng ibang creators similar sa channel ko. And if maipapasa na itong bagong changes sa YouTube, gagawa ko ng mga videos not intended for children, especially if ang topic ay Mobile Legends. So, hopefully, maintindihan nyo ang decisions ko. At susuportahan nyo rin sana ko kung anuman yung gagawin ko sa channel ko. At hinihingi ko po kayo na mag-appeal sa website ng FTC concerning sa guidelines nila na napaka-broad or general. And hopefully, pag comment nyo, be civil on writing your comments and pahayag nyo sa FTC yung mga hinanain nyo or to help us mga creators. And so pumunta lang kayo sa website ng FTC, merong link sa baba, click nyo lang yon and sulatan nyo sila. So salamat sa lahat and hope to see you on my next video. Bye.